Latest update mula sa Shopee Pay. So ayan guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe, ayan, baka naman pag-subscribe na lang po. Ayan, ngayon pupunta na tayo sa ating topic. First, syempre, pupuntahan natin yung ating Shopee Pay app dito sa may ating cellphone. Ayan. So ayan, pindutin lang yung loads, bills, and travel. So pagkatapos nun, syempre, mapupunta na tayo sa mga biller dyan. Kung mapapansin guys, ayan, yung internet at saka landline ay separate na, di ba dati magkaano lang, iisa lang. Pero ngayon, tingnan mo, sa internet, wala na yung PLDT na ano dyan, na biller dyan, wala na guys. Kahit anong hanapin mo dyan, wala na. So ngayon, pupunta tayo sa may landline. Ayan, nandito yung PLDT. Kasi guys, PLDT is may mga landline na yan. So dito siya dinala sa may landline option. So ayan, simple lang guys, ayan, sa pagbabayad, ilagay lang yung account number, identifier, tsaka yung amount na babayaran natin. And then syempre, continue. Ayan. May mga ano dyan, may mga voucher dyan na pwedeng makuha. May mga, ayan, tulad nito yung 100 cashback na coins na pwedeng makuha natin. Pwede nating i-claim yan. Ngayon, syempre, sa pagbabayad natin, meron ding mga option dyan na pwede nating pagbayaran kagayad ng Shopee Pay Later. Kaya lang walang coins na makukuha dyan. So, ang pipiliin ko yung Shopee Pay. So dahil wala akong sapat yung pera ko diyan sa ShopPay, nag-cash in muna ako gamit yung GCash ko diyan. So ayan. Tingnan natin guys, sa nag-cash in muna ako diyan. So ayan, okay. Nakapag-cash in ako dito sa may account ko sa ShopPay. Ang kagandahan kasi guys sa Shopee Pay, mayroon tayong makukuhang mga coins diyan na pwede nating ma-redeem pagka in the next pagka magbabayad ulit tayo sa PLDT natin. 'Yun lang ang kagandahan nun. Pero sa GCash kasi wala kang makukuhang coins, kaya mas maganda yung dito natin na gawin yung pagbabayad natin kay Shopee Pay. Okay, ayan, nakapagano na. Successful na yung pag-cash in natin sa Shopee Pay natin. So, syempre, pwede na natin maano yan. Ayan, available na. Pindutin lang yung Shopee Pay. And confirm. Dito, syempre, i-check, double check natin kung nakuha natin yung voucher natin dyan. Ayan. I-click lang natin yan. Makakakuha tayo ng 100 cashback na coins yan. Diba? Syempre, sulit pa rin. Sulit yung pagbabayad dito, guys. So ayan, pindutin natin yung pay now. Wait lang natin guys. Ayun, nakapagbayad na tayo guys. Successful yung pagbabayad natin. So ngayon ang gagawin natin, i-update natin kinabukasan. Kasi guys, kung i-check natin dito, ayan, check natin sa may wala pa. Yung kung mapapansin niyo yung order receipt sa pinakababa, wala pa yan. Kulay abo, gray pa. So hindi pa natin maano yan. Naka-process pa kasi yan, guys. So hintayin natin kinabukasan. So ayan na. Ayan guys, umabot din siya ng isang araw. Ayan, nag-text si PLDT ng mga around mga 11 na yon, 11 PM. So ayan, na-process na, na-receive na ni PLDT yung ating bayad sa Shopee Pay, through Shopee Pay. So ayan natin, ayan, i-check natin yung sa Shopee app natin. So ayun na nga, sa notification, tignan natin, ayun, okay na, na-process na. At saka yung order received, naging kulay orange na. Ayan, kung mapapansin nyo guys sa pinakababa, di ba, orange na. Pwede na natin i-claim yan guys, sa yung coins natin, 100 coins na cashback. Ayan, i-confirm lang. Click now. So, ayan, di ba? Andali lang. So, mapapansin natin guys, dito sa pinaka ayan, i-refresh lang natin yan guys,
100 na yung ating coins cashback nakuha na natin. So ayan guys, ipapakita ko lang, no. Ayan. Ayan yung pagbabayad ko sa PLDT na katunayan na nasa landline na talaga nakabilang yung pagbabayad natin sa ating PLDT bills at hindi na sa internet. Yun guys, para sa mga nagda-doubt pa rin, ayan. Ayan na yung katunayan na huwag na mag-worries, doon tayo magbayad sa may landline option. Okay, bye-bye. Thank you for watching.